Magandang araw, kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, ring din ang bell icon para palagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Ibibigay mo pa rin ba ako kay Sandro? Kahit sabihin kong gusto na kita? Nasa loob pa kami ng kotse niya. Itinigil niya iyon sa labas ng mansyon. Akala ko, ihahatid niya ako sa bahay ni Sandro. Pero hindi pa pala. Ang sabi niya, dadaan muna kami sa mansyon para kunin ang mga gamit ko. Naiiyak ako, pero hindi ko pinapahalata sa kanya. Bakit sa sandaling panahon ng pagsasama naming dalawa, natutunan ko kaagad na mahalin siya? Bakit kasi hindi na lang si Sandro ang minahal ko, nang hindi sana ako nasasaktan ng ganito? Matagal ang sagot niya. Yumuko siya at itinukod ang noo sa manibela. Pinagmasdan ko siya. Hinihintay ko ang sagot niya na sana sabihin niyang gusto niya rin ako at hindi niya ako ibibigay kay Sandro. Tumingin siya sa akin, pero sandali lang yon at tumingin na sa harapan. Being friends with Sandro is more important than how you feel for me. Sagot niya. Ano nga ba naman ako sa kanya? Bakit niya sisirain ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Sandro nang dahil lang sa akin? Gumising ka, Jillian. Hindi ka niya mahal. Ano pa nga bang magagawa ko? Sinabi ko na sa kanya ang nararamdaman ko. Pero wala lang yun sa kanya. Siguro, kailangan ko nang tanggapin na si Sandro talaga ang lalaking dapat kong pinakasalan. Unti-unti kong tatanggapin ito. Paano ang contract? Paano ang mana na makukuha mo? Naalala ko na naman kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Nang dahil yon sa kagustuhan niyang makuha ang kanyang mana, kaya niya ako pinakasalan. I can hire someone else to get my inheritance. The 3 months are not over yet. I still have 2 months left. Sabi niya, tumango na lamang ako para sang-ayunan ang sinabi niya. Ang seryoso ng usapan naming dalawa. I hope this decision of yours will make you happy. Good luck, Mr. Rosales. Sa pagtalikod ko na to, hindi na ako lilingon pang muli sa'yo. Ang sakit na sabihin sa kanya ang katagang to. Binuksan ko ang kotse niya para lumabas at ayusin ang mga gamit ko sa mansyon. Ako na mismo ang aalis kaysa pagtabuyan pa niya ako. Mas masakit yun. Nasa pintuan na ako ng mansyon nang makita kong naroon si Lisandro sa sala. Nakaupo sa couch. Agad naman silang tumayo. Kasama niya ang kanyang mga tauhan. Naglakad ako palapit sa kanila. Nakatingin sa akin sila Manang, Estela, at iba pang maid sa mansyon. Hindi niyo ko kailangan kaladkarin or pilitin na sumama sa inyo dahil sasama ako. Sabi ko sa kanila, hindi nakapagsalita si Sandro. Tanging titig lang ang ipinukol niya sa akin. Buhaghag pa nga pala ang buhok ko. Galing lang kami sa gera kagabi ni Alexander at hindi pa ako nakakapagpalit ng damit. Hindi ko nga alam kung anong itsura ko ngayon. Hihintayin kita dito para makapag-ayos ng mga gamit mo. Sabi ni Sandro sa akin bago ko tinungo ang hagdanan para pumunta na sa kwarto para makapagbihis at makapag-ayos ng gamit. Bago ako tuluyang nagbihis, pinagmasdan ko muna ang sarili ko sa salamin. Minahal ko na rin ang katangian ko bilang Jill at mamimiss ko ito. Sa huling pagkakataon, sinulyapan ko na naman ang sarili kong suot ang long sleeve at mahabang palda. I captured this moment. Habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin, kusa na lang tumulo ang luha ko. Hindi ka dapat umiyak. Hindi mo dapat iniiyakan
Ang lalaking ni Katiting ay walang pagmamahal sa'yo. Ayos ka lang. Exhale. Inhale. Mawawala rin ang sakit na nararamdaman mo. Ang malas mo kasi. Nagmahal ka na nga sa taong wala pang pakialam at walang pagmamahal sa'yo ang napili mong mahalin. Kausap ko na lang ang aking sarili. Kinuha ko ang maleta ko at lumabas na sa kwarto. Nadatnan kong nag-uusap si Lisandro at Alexander. Ayoko nang tingnan pa si Alexander. Siya na nga nagbigay sa akin kay Sandro. Isinuko niya ako kay Sandro na dapat sana'y pinaglaban niya ako. Lumapit sa akin si Sandro. Kinuha niya mula sa akin ang maleta ko. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa paligid ko dahil nakayuko lang ako. Ma'am, tawag ni Manang sa akin. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Mag-iingat ka iha, bilin sa akin ni Manang. Tinapik-tapik niya ang likod ko. Ang hard naman ng scene ito, parang kung saan ako pupunta. Ma'am Jill, mamimiss ka namin. Sambit ni Stella. Napangiti ako ng mapait. Kahit papano kasi, nakabanding ko sila dito. Mamimiss ko rin sila. Lalo na ang ayoko nang ituloy. Siya na nga itong nagbigay sa akin kay Sandro. Wala man lang akong narinig ngayon mula sa kanya. Tahimik lang. Let's go. Hinawakan ni Sandro ang kamay ko. Hinayaan ko na lang siyang gawin yon. Ngayon, buo na ang desisyon kong magpakasal sa kanya. Malay ko, baka pagdating ng panahon, siya naman ang mahalin ko. Kung natutunan kong mahalin si Alexander, matututunan ko rin mahalin si Sandro. Mabait naman siya at isa pa, mahal niya ako. Tumango ako para sumang-ayon sa pagyayan niya sa akin. Habang naglalakad kami palabas ng mansyon, pinagdarasal ko, sana kahit isang word lang kay Alexander, may marinig ako mula sa kanya na magpapasaya sa akin. Pero wala. Wala ng pag-asa dahil nasa pintuan na kami. Jill? Natigilan ako nang marinig ang pagtawag niya sa akin. Parang tumalon ang puso ko dahil narinig ang pakiusap ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko at handa na sa sasabihin niya sa akin. Sana pigilan niya ako. Sana ipaglaban niya ako. Excited na akong marinig ang sasabihin niya. Dahil sa nararamdaman kong excitement, napisil ko na pala ang kamay ni Sandro. Sorry, sabi ko kay Sandro. Jill, muli ay tawag ni Alexander sa akin. Nakangiti akong humarap sa kanya. Babawiin mo na ba ako kay Sandro? I'll send the divorce paper. Pirmahan mo na lang. Sabi niya na nagpaawang sa labi ko. Ang buong akala ko kasi, pipigilan niya ako at ipaglalaban kay Sandro. Pero mas masakit pala ang maririnig ko. Gusto niya ng divorce. Kapag ba nagpakasal ako sa'yo, mawawala na ng utang sa'yo si Papa? Palalayain mo na ba siya? Tanong ko kagad kay Sandro nang makapasok kami sa kanyang kotse. Matagal bago siya sumagot. Pinag-iisipan pa niya ang bagay na yun. Sana lang ay ganun na nga ang kapalit. Tumango siya, kalaunan at humarap sa akin. Palalayain ko ang dad mo at ipagagamot ko sa ibang bansa ang mam mo. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Yumuko naman ako. Ayokong tumingin sa kanya mukha. Mukha pa lang, manluloko na. Alam kong ganito siya sa lahat ng babae. Yun ba ang kapalit ng pagpapakasal ko sa'yo? Papayag ako. Pero hayaan mo muna akong bumalik sa mansyon para kausapin si Alexander. Pakiusap ko sa kanya. Gusto kong malaman at masiguradong pinapalaya na ba niya talaga ako. Umaasa kasi ako na baka magbago pa ang desisyon niya. Unti-unti siyang napailing. Hindi niya ako piniyagan. Alexander and I had already talked
and he was sure of his decision. He doesn't love you, Jillian. Ako yung nagmamahal sa'yo. Why are you forcing yourself on Alexander? Hindi ba pinakasalan ka lang niya dahil sa kanyang mana? Why are you still chasing someone who doesn't have the slightest love for you? Real talk, ang sakit naman ang sinabi niya. Masakit kapag binato ka ng salitang tagos na tagos sa'yo. Bakit kasi hindi ko matanggap na hindi niya ako mahal? Meron ka pa bang hihingi na pabor sa akin? Except sa pagbalik sa mansyon dahil hindi kita papayagan. Napailing na lang ako. Wala na akong iba pang hihingi na pabor sa kanya. Tara na. Ako na ang nagyaya sa kanya at muling sinulyapan ang mansyon. Dumiretso kami sa bahay nila Sandro. Pinaayos niya ang mga gamit ko at ang kwarto ko. Pagkatapos ng divorce namin ni Alexander, ay magpapakasal naman kaming dalawa. Ilang araw lang ay dumating ang divorce paper. Nanginginig pa nga kami kung pinirmahan iyon si attorney ang nagdala. Nagawa ko pang kumustahin si Alexander kay attorney. Pero ang sabi niya, nakita na si Gemma at Alexander at alam na rin nito na may anak ito kay Gemma. Bigla ako nalungkot sa narinig mula kay attorney. Yumuko na lang ako para hindi makita ni attorney na may naligaw na luha mula sa aking mga mata. Tama na ang pag-iyak mo, Jill. Please lang, maawa ka sa sarili mo. Iniiyakan mo ang lalaking ni Katiting walang pagmamahal sa'yo. Kausap ko sa aking sarili. Para akong baliw. Pasimple ko na rin pinunasan ang luha ko. I'm leaving. Paalam ni attorney. Hinatid ko siya hanggang sa pinto. Wala na. Tuluyan na kami nag-divorce ni Alexander. Yun na lang sana ang kasal namin ang pinanghahawakan ko pero nawala pa. Si Sandro ang lahat na nag-asikaso para sa kasal namin. 3 linggo na nakalipas, nakalaya na rin si Dad. Si Ma'am naman ay nasa ibang bansa na at doon nagpapagaling. Naibalik na rin kay Dad ang kumpanya namin na pinagharapan niya. Lahat ay tinupad ni Sandro ang pangako niya sa akin. Ngayon ang araw ng engagement party namin. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung kaya ko ba talaga magpakasal sa kanya. Bakit ang hirap magdesisyon? Pero nung nagpakasal ako kay Alexander, ang bilis kong nakapagdesisyon. Walang pagdadalawang isip na napa-oo ako. Pero ngayong engagement pa lang namin Sandro, ang hirap ng isipin na pagkatapos nito ay kasal na naming dalawa. Matatali na ako sa kanya hanggang sa pagtanda ko na siya makakasama. Maraming dumalo. Families, friends, and mutual friends. I wore a white cocktail dress, light makeup, red lipstick, and my hair was in an elegant tendril bun. Ang laki ng ngiti ni Leia nang lumapit sa akin. Congrats, bestie! Bati niya sa akin. Masaya sana ako kung kay Alexander ako ikakasal. Pero kay Sandro, wala akong excitement na nararamdaman. Feeling ko, buong buhay ako magiging malungkot. Salamat. Matamlay ko siyang sinagot. Lumapit din sa amin si Sandro. Ipinakilala ko sa kanya si Leia. Ang laki naman ng ngiti ng best friend ko. Ang yami din naman pala ni Sandro. Bakit aayaw-ayaw ka pa? Akin na lang, biro pa ni Leia. I smiled. Pagkatapos namin mag-usap ni Leia, niyaya na ako ni Sandro na puntahan ang grupo ng mga kaibigan niya. Una sa mga relatives niya, pinakilala niya ako sa lahat ng mga bisita. Ang buong akala kong hindi nadadalo si Alexander ay nagkakamali pala ako. Nasa kanilang atensyon ng ibang mga bisita nang pumasok sila sa venue. Hapit ang bewang ni Gemma habang pareho silang nakangiti na lumapit sa aming pwesto. Napalunok ako at inayos ko ang pagtayo. Parang bibigay ang mga tuhod ko. Kinalma ko ang sarili ko habang tinitingnan silang masaya ay sobrang sakit.
Happy family na sila. Tama rin naman na nawala ako dahil kompleto na rin ang buhay ni Alexander. Nakasama niya ang babaeng mahal niya, kasama pa ang anak nila. I bit my lip. Kinakalma ko pa rin ang aking sarili. Alam kong hihilahin ako ni Sandro para lumapit sa kinaroroonan nila Alexander at Noel, kasama ang asawa ni Noel na si Myla. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Shoutout po sa pamilya sa Lundagit, Ma'am Marian Asuncion, Ma'am Apple Abad, at sa ka-office mate ni Ma'am Annalyn sa Lundagit sa Makati. Maraming salamat po sa pakikinig.